Kasuabe, welcome to the number one Filipino luxury rides channel. Ako nga pala si Rico B for Rico Suabe Channel. And on today's video, we have here the most affordable sports car, muscle car here in the Philippines. Ladies and gentlemen, it's the 2020 Ford Mustang EcoBoost. Mga kasuabe, let's begin. Kasuabe, magandang araw nga pala sa inyo. Shoutout muna tayo sa Ford Global City for making this video possible para magkaroon tayo ng Suabe car review sa isang Mustang EcoBoost. And for more information, please contact Sir Jay Barrias. Mga kasuabe, huwag kang malilito dahil marami ng Mustang sa ating channel. And alam nyo naman, we started ng muscle cars up until dumating na tayo sa mga luxury cars and supercars. Isa-isahin ko lang yung mga na-feature na natin ng mabilis. Meron tayong 5.0 and 5.0 GT na convertible. After that, nagkaroon tayo ng test drive. Sumunod yan, meron rin tayong Shelby Super Snake. Meron ding 50th anniversary ni Mr. Coco Martin. Meron rin tayong classic na 1967 Mustang Eleanor. Sumunod, mga classic na secret garage ng Mustang from 1964 up until 1970. And ang pinaka isa sa favorite ko, yung 2020 Shelby GT500 na most poisonous na Mustang with over 700 horsepower. I-browse nyo na lang yan kasuabe para hindi na tayo masyadong magtagal dahil dyan kinuwento natin ang mas malalim na information and even history ng Mustang. At bakit nga ba naging Mustang ang pinakanim niya? Dyan mo lahat yan kailangan malaman. Kasuabe, isa lang naman ang objective ko. Kailangan natin alamin kung bibilhin mo to worth 2,858,000, ano nga ba yung pinaka-cool feature niya. As of now, this one is the top one among sa kanyang mga direct competition na Camaro, Challenger, and Charger. What's the special thing about this? And sit back and relax ka lang dahil ilalabas natin to at magkakaroon tayo ng drive impression. Ulitin ko lang, started noong 1964, dumating ang Camaro. They keep on banging with each other, lalong-lalo na pag nagkita sila on the road. Pero binabati ko rin pala, shoutout nga pala sa MEP, sa grupo ko sa CCM and sa AMC dahil kami-kami pong mga muscle car ang magkakasama. Ayan na rin pala yung mga laman ng ating content. Ang Mustang, up until 2021, walang bakanting taon. Hindi sila nagkaroon ng absence sa production. Wherein, ang Camaro and Challenger, marami silang naging taon na nawala sila. Pero sabi nga nilang ganun, merong kanya-kanyang strength ang bawat muscle car. I'm driving a Chevrolet Camaro 6th Gen. This one, favorite ko ang Mustang i-feature dahil alam ko sa channel natin, marami rin talagang mga Mustang enthusiasts and muscle car enthusiasts. Started na binili natin yung orange na EcoBoost pero hindi pa tayo nagkaroon ng Suabe car review and this is the first time. Sit back and relax. Let's dive in para malaman natin ano nga ba ang mga cool feature niya. Let's begin. For the first Suabe cool feature or yung cool thing pag meron kang EcoBoost ay yung dito sa harap, sa headlight, yung daytime running lamps and even doon sa taillights na tri-bar because para sa akin, very unique and naging trademark na ng Mustang yung ganitong klase ng styling. When it comes doon nga pala sa mga classic muscle cars, tama? Kung makikita mo, ganun na rin yung appearance. Pero syempre, nagkaroon siya ng enhancement. Pero binitbit talaga yun ng Ford Mustang. So, ayun ang nagse-separate sa kanya laban sa ibang mga sports car. Yung iba, umabot na sila sa time na talagang nagbago na eh. Hindi mo na minsan makilala kung ano yung pinaka-predecessors nila. But yung Mustang, nagkaroon lang siya ng facelifting na dati-rate. Diba, straight lang yung tri-bar dyan. Pero ngayon, nagkaroon na siya ng sharp turn. Pero alam na alam mo na ito yung pinanggalingan niya. Kaya para sa akin, very cool yung itsura ng daytime running lamps dito sa harap. And doon rin sa likod na taillights niya na tri-bar with sharp edges. Number two, mga kasuabe, is yung Recaro seats natin. Alam naman natin na when it comes to performance, nandyan po ang Recaro. Dahil sikat sila sa gaming chairs and lalong-lalo na sikat sila sa aircraft seats.
Pero syempre, sa automotive seats din, nandyan ang Recaro for performance. Kahit anong klase ng speed, kahit anong klase ng style of driving, talagang yayakapin ka niya. And very premium ang feel, and even yung ginawa nilang legacy, because this one started or founded noong October 1, 1906. Up until now, pag naka-Recaro ka, sikat ka. And meron talaga siyang value and credibility when it comes sa mga performance cars. So you have to get that Recaro 4 performance seats, yung bolstering and yung shape. Tama, talagang sasakto to sa pinakapasahero natin. Yun yung number 2. Number 3 naman na cool thing about this EcoBoost is same rin naman about sa 5.0 na GT, nandun yung toggle switches natin. Kung hindi nyo pa napanood yung kay Coco Martin, kinuwento ko doon, saan nga ba inspired ang name na Mustang? Mga kasuabe, P-51 Mustang is an American single-seater fighter bomber. Ibig sabihin, pinanggagera po siya dati. Nasa 15,000 units ang ginawa. Yung pang-apat naman is pagdating sa pagbabago ng drive modes. And dun sa instrument cluster, na-connected rin yan dun sa my mode, yung illumination, yung mga ambient lighting natin. It's so cool, depende yan sa mood mo. Meron kang pwedeng pang umaga, meron kang pang hapon, pang gabi, nababago-bago mo ng kulay. You can change everything, pwede mo paghaluin. Okay, yung mga primary and secondary, mga intermediate colors. So ikaw ang bahala dyan. Dun sa instrument cluster, dun rin sa door handle, dun sa footrest and even sa cup holders, pwede mong baguhin lahat ng kulay doon. That's the cool thing. Ang sumunod niyan, 'di ba, doon sa instrument cluster natin, dahil yung appearance ng drive mode mo. Meron ka doon normal, meron kang I think may wet or snow. Hindi ko lang masyadong makita. Mamaya titingnan natin, okay? Nire-recite lang natin siya. Sumunod niyan, meron kang sport, and pinaka-aggressive sa lahat is yung track performance. Which brings me doon sa pinaka-instrument cluster mo, yung isang padiretso ng tachometer doon. Yes, pag magda-drag race ka, pwedeng-pwede siya. Bakit? Kahit 2.3 liter to, performance car to. Yun ang ipinagmamalaki ng Ford. Tama? Plus that MagneRide dampers natin na pag bumpy yung road, nag-a-adjust siya per second ng 1,000 times. Oh, 'di ba? Baka ngayon mo lang nalaman 'yan. Totoo 'yan, kasuabe, walang joke diyan. So, 'yun yung pang-apat na pinakagusto ko, yung instrument cluster niya. Parang minsan may pagkaano eh, may pagka-animation ng konti. I-check natin kung ano nga ba ang under the hood ng isang EcoBoost. Bago tayo magpatuloy, kasuabe, sa engine specs, eh gusto ko lang sabihin na sana makakuha ka rin ng merch natin, and please join the club kasi naglalagay tayo doon ng advanced material natin para alam niyo na kung ano yung mga paparating natin. And this one, mga pang 94 or 95 yata to. Abangan nyo kung ano ang pinakapang 100 episode natin. And please subscribe pag mahilig ka sa mga luxury cars, sports cars, and muscle cars. So, back to the vlog. Ang fifth cool thing dito and last one ay yung value for money, or yung tinatawag na value per horsepower. Dahil unahin natin, ano nga bang engine specs ng ating EcoBoost? This one is a 2.3 liter inline 4 turbocharged engine that gives 310 horsepower with 350 pound-feet of torque. 0 to 100, around 5 seconds, and ang top speed niya, nasa 240 kilometers per hour. 10-speed automatic transmission with paddle shifters. At the same time, this one is rear-wheel drive. You'll be paying for 2,858,000 per horsepower, cost nasa around 9,000 pesos lang. Pero pagdating sa kanyang direct competition, merong 275 horsepower. So ang binabayaran dun sa kabila ay 11,000 per horsepower. Kaya bawing-bawi ka pag EcoBoost nga pala ang kinuha mo. Pero huwag ka mag-alala, kasuabe, hindi ko sinisiraan yung brand X na yon. Para sa akin, ito yung fifth cool thing niya.
Ramdam. Yung bawat chief points. Sa ano coaster ride. Ang bilis pala mamahalata pag ano, pag pula, pinakapansin eh. Oo nga. Ang dali i-report dyan. Red with the white stripes. Yeah. Sa US, di ba pula nga lang lagi pinabantayan? Ako, yung nilabas ko yung kamaro ko dati, noong 2017, una ko labas na LX, huli kagad ako. We love to drive that 2.3 na turbocharged engine inline 4 ng isang EcoBoost. Pero brand new yon, kaya hindi muna tayo pinayagan. Dahil syempre, pag binili ng customer, hindi pwede mileage natin. Pero magkakwento na lang ako sa inyo about driving because iba yung dinadrive natin ngayon mga kaswabe. Anyway, that 2.3, when it comes sa acceleration, diretsuin na natin. I have a V6 Camaro, pero when I compare it, yung nabili namin yung EcoBoost before, actually same engine specs naman, it feels same thing lang rin sila, as in magka pareha sila ng bilis because of that turbocharged engine, and hindi ka magkakamali kasi almost nasa 310 horsepower. May Camaro has 335. When it comes sa visibility, again and again, the Mustang wins. When it comes sa cabin space, Mustang wins. Even ito, kung nasaan tayo ngayon, we are driving a 5.0 GT upgraded into Shelby Kits and even Shelby Performance. Ganito rin yung feel. I mean, pag pumasok ka sa Mustang, it's like a regular car with two doors. But if you will go inside sa aking Chevy Camaro, it's like getting inside a Lamborghini. Ibig sabihin, hindi siya roomy. Sa Dodge naman, medyo may pagka SUV naman. Pero we are talking about this EcoBoost. Ito ang most affordable na Mustang na pwede mong kunin. Maasahan mo to when it comes sa top speed. I mean, saan natin gagamitin ang 240 kilometers per hour? Me as a driver, as a car enthusiast, muscle car enthusiast, hanggang 229 kilometers per hour lang ako. That EcoBoost nasa 2.8 million. When it comes sa performance, kahit sabihin natin na inline 4 or 2.3 liter lang siya, bawing-bawi yung money doon. Again, handling of that is surprising. Hindi ka mahihirapan na maka-adapt. The most important thing is while driving, napaka-soft ng dampers niya because ayun nga inaral natin, it has a MagnaRide damping system, which is you can find it sa GT350. Isipin mo yung mga technology here in the Philippines. Of course, we have a big squad ng Mustang na napakarami ng storya. You can visit it. Kung hindi ka satisfied sa video, pwede mong malanghap, pwede mong mahawakan yung manubela. Anyway, tapusin na natin yung EcoBoost na yan. Let's go here
kung nasaan tayo ngayon is this one is the 5.0 GT, upgraded siya, mas in-enhanced to the another level. We call this the Shelby Performance with that Shelby kit. The pricing is 2.5 million. Pero wait lang, huwag mo munang sabihin na bakit ang mahal 2.5 million. Unang-una sa lahat, kaswabe. Being that 460 horses, in-upgrade natin ng nasa 700 plus horses. Yun ang big difference doon. And supercharged ang engine natin, wherein you came from a GT na pinag-aralan to talaga sa US. They are trained sa US para mag-convert na naturally aspirated lang yung GT natin na 460 horses. This one, it's a pony, pero pag tinransform natin yan, mas nagiging buffy na. Ibig sabihin yung kabayo, pinag-workout natin, and even the appearance and aesthetics, meron ka makukuha na sa lower seal, may Shelby ka. When it comes dito sa loob, meron kang multi-gauge na nandun yung mga boost gauge natin, fuel, and even oil temperature with that carbon fiber element on it. And everything, ano pang pinalitan? Meron kang racing stripes. Alam naman natin pag may racing stripes, talagang ang lakas-lakas ng datingan. Even the front fascia. After that, you have a rear spoiler. After that, meron kang magandang emblem sa likod, and even the trunk lid. Binago rin, kanina ko lang nakita. And by the way, ang pinaka the best niyan, it has that very new look, yung tri-bar na daytime running lamps. Even sa rear quarter panel, you will see that Shelby badge. Sa fender natin sa harap, nandun pa rin yung Shelby na badge. Ang pinaka binayaran po natin dun, yung beefier makina. I hope makita mo rin to. Ang sound nito, whirling. Nakita mo naman ang POV natin. You cannot get that sound from that exhaust. Even yung exhaust, binago rin natin. Naka-tune up rin siya. Basta napakaraming changes, kaswabe. And tingnan mo to. Yan. Yan ang hindi natin makukuha pag regular Mustang GT ka lang. Yung description, mga kaswabe, si Sir Jay, nandyan yung number niya. Ang pinaka-system lang natin, madali lang. If you have that Mustang GT and you want it more performance, okay? Gusto mong mas buffier yung GT mo, you can go sa Ford Global City and inquire. 1 week, you have that very brusco na Mustang mo. Anyway, if you have question, comment down below. You can call Sir Jay again. More details about this Shelby Performance Shelby kit in a 5.0 Mustang GT. Kaswabe, ito yung mga ibang details natin. This one is the key fob ng Mustang natin. And yung pony natin, na sana pag ako nasunod, parait sana. Kasi ito parang instant replay, eh, di ba? So ito yung stretch na honeycomb pero flat black lang. Sa 5.0, that's gloss black. Then of course, yung mga daytime running lamps natin na tri-bar, fog lamp. Then you have an extension of this little spoiler sa baba for added security ng lifting. Then you have functional sa hood vents, P0 performance tires, 255 and 4019, same as kung ano yung nandito kaswabe, yung pony. Pero pag yung 5.0 GT ang nakalagay, improved rear diffuser, yung nagkaroon ng facelifting, mas naging better yung appearance. When it comes naman sa trunk space, ayan, pumapangalawa siya after the Challenger. Mas malaki pa rin to kesa sa Camaro. And meron kang subwoofer dito kaswabe. Lower seal. Then handle. 55 years Mustang. Back seats. Ayan. So 4-seater tayo rito kaswabe. Sa gitna nga lang, merong partition. Then I like the seats of Mustang kasi manual. Ayan, hindi siya power seats. Mas madaling igalaw kasi ito, eh. Mas agile siya. Ewan ko, ba't gusto ko yung manual na ganyan. Recaro, tapos yung automatic shift knob, 10-speed automatic with paddle shifters. Handbrake, traditional, mas maganda. Swabe, I hope nagkaroon ka ng fair decision when it comes sa pagpili ng isang EcoBoost laban sa mga brand X na mga sports car or muscle car. Pero again, yun lang naman ang gawain natin para ihatid natin kung ano nga ba yung pwede mong asahan ng mga
cool features nito. And if you are interested, syempre please contact Sir Jay Barrias. Please mention na lang ang Rico Suave channel para alam nila kung saan ito nanggaling. Please follow me on Laika dahil doon ako nagpo-post ng mga pictures na mga nire-review natin. It's Rico Suave. And please check our playlist, mga supercars, JDMs, muscle cars, and sports cars. Pag nakita ka ng value dito, mga kasuabe, please like this video, comment, share, and subscribe. And of course, hit that notification bell para you are always updated kung ano man yung mga dinadrive test natin, even mga impression. Malapit na tayo mag 100 episode. Yan ang abangan mo. Huwag kang bibitaw dahil gagawin nating special yan. Pag part ka ng Kasuabe Nation, malakas ang iyong dating. I'll see you, Kasuabe.